Bilang mga Pilipino, napakalaki ng ating paggalang sa ating mga namayapang mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kakilala. Sanay tayong mga Pilipino na kahit na mayapa na ang ating mahal sa buhay, kailangan inaalagaan pa rin natin ang kanilang mga pag-aari, lalo na ang kanilang puntod. Meron nga tayong mga kapamilya na hindi matanggap ang biglaang paglisan ng mga mahal sa buhay, kaya kadalasan, binabalik-balikan ang mga puntod nito. Museleyo ang para sa mga nakakaangat sa buhay. May mga tagapag-alagang binabayaran, mga sepulturero ika nga. Babayaran nila ito kumporme sa kanilang usapan. Yung iba, monthly, yung iba, yearly. At syempre para sa mga simpleng kababayan natin, nicho. Hahanap ng sepulturero pag gustong palinisan o ipaasikaso ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At bilang isang masipag na trabahador, si Damian bilang isang sepulturero ay hindi para mamili ng trabaho. Lalo na ng taong tutulungan. Lalo na sa panahon ngayon na pera ang kailangan. Itong si Damian, isang sepulturero, ay napatoka sa isang museleyo ng pamilya Garcia. Sa lugar nila, kilala ang mga Garcia, magandang buhay, tanyag, mayaman. Ang unang usapan nila ay yearly ang bayaran, pero ang sabi naman ng anak na mag-asawang nakalibing, gawing buwanan. Sa bawat buwang gagawin ni Damian ang kanyang trabaho ng maayos, asahan niyang siya'y babayaran daw agad ng anak na mag-asawang nakalibing. Ano ka ba naman kuya? Huwag kang mag-alala. Mang Damian, kada punta niyo po dito, asahan niyo pong aabot ng kukayo agad ng pera. Pero sa pagkakataong ito, huwag niyo po munang aalisan ng kandila, ha? Wala pa po kasing 40 days ang aking inay. Tsaka po ang tatay ko. Naku ma'am, wala akong problema iyon. Ako na pong bahala sa trabahong ito. Makakaasa po kayo, Ma'am Nika. Kami na pong mag-asawa ang bahala dito. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang sabi naman ni Damian kay Ma'am Nika, anak na mag-asawang nakalibing. Nagtiwala naman itong si Damian kay Ma'am Nika. Masayang-masaya nga siya dahil ngayon may dagdag siyang ekstrang pera. Meron na siyang perang maiipon para sa pag-aaral ng kanyang nag-iisang anak na hanggang sa ngayon, elementarya pa lamang. Ang nag-iisang anak ni Damian ay isang lalaki. Sa murang edad pa lamang, marunong na nga itong magtrabaho, maglinis ng puntod at gawin ang ginagawa ng kanyang ama. Sa loob ng halos isang taon, buwan-buwan, itong si Ma'am Nika ay nandoon upang makita ang puntod ng kanyang mga magulang. Hanggang sa ngayon, napapaluha pa rin siya kapag dumadalaw siya. Bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang mga magulang. Lumalayo na nga lamang ang mag-asawa nitong si Damian bilang respeto sa dalaga at sa kanyang nararamdaman. Halos buwan-buwan, mahigit 2,000 piso ang iniaabot sa kanila ni Nika. Minsan nga, may bitbit pa itong pintura, mga panglinis sa paligid ng museleyo. Ayaw raw kasi niya na maging madumi, madamo at mabaho ang paligid ng lugar na iyon. Habang si Damian at ang kanyang asawa, nagtatrabaho pa rin doon. Hindi nga maiiwasan na marinig nila ang hagulgol ng dalaga. E paano ba naman, ito palang si Nika ay nag-iisang anak ng mag-asawang mayaman. Tulad nga ng kanyang sinabi, kahit pasabihing tambak ang kanyang kayamanan, napakarami ng kanyang mga pag-aari ngayon na iniwanan sa kanya ng kanyang mga magulang, hindi maiialis ang katotohanang mag-isa na nga lamang siya sa kanyang buhay. Wala sanang problema kung namatay ang kanyang mga magulang dahil sa katandaan. Pero hindi. Ang mag-asawa pala ay namatay ng dahil sa aksidente. Isang malalang aksidente. Nawalan daw kasi ng preno ang kanilang sinasakyang kotse habang paluwas sila ng Maynila galing sa isang event at meeting doon sa Baguio. Ang sabi ng mga chismis, baka daw may mga taong galit sa kanyang mga magulang. Ang chismis naman ng iba, baka naman sadyang pabaya ang driver noon. O baka sadyang pabaya ang mag-asawa. Ano pa man ang katotohanan,
hindi na nga maibabalik pa ang buhay ng mag-asawa ngayon. Maya-maya, dahil naaawa na nga si Damian sa babaeng iyon, nilapitan nila ito at pinayuhan. Ma'am, walang galang na po sa inyo pero dinig-dinig po namin kayo. Lakasan niyo lang po ang loob niyo, Ma'am Nika. Alam ko pong mahirap ang mag-isa, nakakalungkot. Pero manalig lang po kayo sa Panginoon. Magiging maayos po ang lahat. Bakit? Bakit hindi po kayo magpamilya? Bumuo ng sariling pamilya, mag-asawa, magkaanak. Sa ganung paraan, kahit papaano, may makakasama po kayo sa buhay ninyo. At saka hindi na po kayo malulungkot kapag nakita niyo po ang ngiti ng mga supling ninyo sa hinaharap. Ma'am, marami pong paraan para lumigaya at sumaya. Huwag po kayo magbukbuk palagi. Hindi po mababago nun yung katotohanan. Pero at least kahit papaano, hindi na po mag-aalala ang inyong mga magulang sa inyo. Ang sabi ni Damian. Pasensya na po. Kuya, alam mo kahit gustuhin ko, malabo pong mangyari yun. Wala po akong partner. Wala po akong boyfriend. Wala akong manliligaw. Isa pa, napaka-stricto po ng aking tita. Kasama po namin sa bahay. Isa pa yun sa problema ko. Alam niyo po ba? Yung strict ako pong tiya, nasa bahay po namin sa mansyon. Kasama ko pong nakatira doon ang apat niyang anak. Napakahigpit po ng buhay doon. Hanggang sa ngayon, bahay at school lamang po ang iniintindi ko. Habang nagkukwento si Nika kay Damian at sa kanyang asawa, ay napaawa na nga ang mga ito sa dalaga. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha, lalo na sa kanyang mga mata. Habang patuloy sa pagkatrabaho ang mag-asawa, itong si Nika, panay din ang kwento sa mag-asawang ito. Hindi nang tagal, magaanang nga ang loob nila sa isa't isa. Sa bawat buwan, sa bawat linggo, kapag hindi abala si Nika, nagtutungo siya sa musileyo ng kanyang mga magulang. Komportable doon, tahimik, malinis, payapa. Idagdag mo pa na ang style ng musileyong ito ay malawak talaga. Aba, parang bahay na ang itsura, may kama at sofa sa loob. At malimit nga, doon nag-uubos ng oras si Nika. Bagay na hinahayaan naman ni Damian dahil mula sa kanyang bahay, tanaw niya mismo ang musileyong ito. Mang Damian, magandang hapon po sa inyo, Mang Damian. Aalis na po ako, mauna na po ako sa inyo. Ito nga po pala yung mga pagkain tsaka po yung bayad para sa buwang ito. Mga kandila po ito nasa kabilang supot. Please po, huwag niyo po muna papatayin yung ibang kandila doon, ha? Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Salamat po ulit. Alis na po ako. Ang sabi ni Nika, palayo sa mag-asawa. Maayos namang nagpaalam din ang mag-asawang iyon sa dalaga. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng undas. Araw ng undas noon nang magtaka ang mag-asawa ni Damian. Mahal, anong oras na ba? Mag-aalas 10 na oh, bakit wala pa si Nika? Ano kayang problema nun? Hanggang sa ngayon, iisa pa rin ang kandila dito. Bakit kung kailan araw ng mga patay, saka naman siya wala? Imposible to eh. Nung nakaraan taon, hindi naman ganito eh. Bakit kaya? Ano kayang problema, no? Ang sabi ni Damian sa kanyang asawa. Hindi ko nga alam, mahal. Umaga pa ako naghihintay dito. Dati maaga siyang pumupunta dito eh, lalo na pag araw ng mga patay. Nung nakaraan taon, tama ka, maaga siyang dumating. Pero ngayon, anong oras na o? Mag-aalas 10 na. Ano kayang problema ng batang yun? Lumipas pa nga ang 2, 3, 4 na oras, isang buong araw, at halos mag-iisang linggo na nga ngayon. Hindi pa rin bumibisita doon sa musileyong iyon ang dalagang si Nika. Subalit ganun pa man, hindi tumitigil sa trabaho si Damian at ang kanyang asawa. Araw-araw, nililinisan niya ang lugar na iyon. Nagbabakasakali sila na ang dalaga ay magbabalik doon. Subalit ngayon, ibang usapan na dahil umabot na nga ng halos isa pang taon, hindi pa rin bumibisita o dumadalaw man lamang itong si Nika sa puntod.
Kahit pasabihin ilang buwan ang hindi bumibisita si Nika doon, hindi naman pinapabayaan ni Damian ang Musileo, ang mga puntod. Kahit pasabihin wala pang bayad. Kaya nga lang, sa tagal ng panahon, syempre, parami ng parami ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng mag-asawa ni Damian. Kaya minsan, hindi na nga niya ito nagagawang atupagin pa. Mas inuuna niya ang mga kliyenteng nagbayad na nga sa kanya. Kapag napapadaan nga ang mag-asawa ni Damian sa Musileo iyon, imposibleng hindi nga nila balikan ang mga alaalang kasama nila, si Nika. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagpapayuhan. Napakabait kasi ni Nika. Maganda, subalit walang arte sa katawan. Kaya naman, itong si Damian, kapag hindi masyadong abala, tinatabasan at nililinisan din ang labas ng Musileo ngayon. Alam mo ba, nung panahon ng pandemya, aba, may ibang mga kabataang nahuhuli itong si Damian, pinipilit buksan ang lock ng Musileo ngayon. Mabuti na nga lamang at alisto itong si Damian at ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga kasama sa trabaho. Itinataboy nila ang mga ganong klase ng tao. Sa pagdaan pa nga ng mga linggo, may napapansin si Damian na parabang naluluma na ang Musileyong iyon. Aba, pati yung kisame, pati yung bubong, mukhang malapit ng maguho. Saktong 5 taon pa nga ang lumilipas, tag-ulan nga noon, napadaan si Damian sa Musileyo. Bukas ang gate nito. Nawawala ang lock. Sa isip niya, siya lang at si Nika ang may hawak ng susi noon, kaya agad nag-imbestiga itong si Damian. Sa pagkakaalam nga nitong si Damian, wala namang nawawala sa lugar na iyon. Wala naman siyang makitang tao sa loob. Madumi ang loob ng Musileyo. Sira na ang kama, maging ang sofa. Maging ang kisame, malapit na rin bumagsak. Idagdag mo pa ang napakaraming dagang gubat at mga sapot galing sa malalaking gagamba. Nakaikot na rin sa likurang bahagi ng Musileyo itong si Damian. Subalit wala siyang makitang lugar na parang pinuweras ang pasukan. Walang bakas ng pagsira, basag na bubog o sirang bintana. Maya-maya pa ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan, napakalakas ng hangin ng gabing iyon, at napakalakas din ng kulog at kidlat. Dali ang umuwi ng kanilang bahay, itong si Damian. Nang sumunod na mga araw, muling bumisita itong si Damian sa Musileo ng mga magulang ni Nika. Laking gulat nga niya dahil may isang babaeng nakahiga sa sahig mismo sa loob ng Musileo. Madumi, mabaho. Napakaitim na ng kanyang balat. May sugat pa ang kanyang binti. At habang tulog ito, mukhang bumubulong-bulong pa ng kung ano-ano. Nakala mo baga ay may kausap. Itong si Damian, pinilit ginising ang babaeng iyon. Pinilit paalisin, subalit maya-maya, babalik lamang ito. Ang sabi naman ng asawa ni Damian, "Mahal, hayaan mo na. Marami pa tayong kailangang asikasuhing trabaho. Unahin natin yun. Baka sumama ang loob sa atin ng mga kliyente natin." "Damian, halika na. Hayaan mo na mabaing yan dyan. Nakakaawa naman. Wala siyang bahay. Hayaan mo muna siya dyan. Magtrabaho na tayo tanghali na oh. Tara na mahal." Kinabukasan, nandun pa rin ang babae. Dumaan pang ilang mga araw, hindi pa rin ito umaalis. Sinubukang kausapin ni Damian ang babae, subalit hindi na ito sumasagot. May pagkakataon pa nga na ito ay nananakit. Nang dahil sa awa ng mag-asawa sa babaeng iyon, kahit pasabihin medyo violente, ay kinupkup nila ang babae. Dahil na rin siguro may nabalitaan sila na may parating na matinding bagyo sa bansa nung panahong iyon. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, inalagaan, inaruga at pinakain ni Damian ang kawawang babaeng iyon. Maya-maya pa, pinaliguan na nga ito ng kanyang asawa. Itong si Erma na asawa naman ni Damian ay may napansing kakaiba sa babaeng ito. Bakit parang ito ay pamilyar?
Maya-maya pa, habang pinapaliguan nga ni Erma ang babae, bigla siyang sumigaw. Damian! Damian, bilisan mo! Diyos ko naman! Damian! Damian naman! Ano bagang problema, mahal? Kumakasigaw ka naman dyan, Erma. Mus Mari Josep, namang mapa, napano ka ba? Damian! Damian, titigan mo siya! Diyos ko, Damian! Tingnan mo ang kanyang mukha! Pamilyar siya, hindi ba? Pamilyar siya! Nako! Ma'am? Ma'am Nika? Ikaw pala yan! Ma'am Nika naman! Nakikilala mo ba ako? Ako to si Mang Damian! Ako si Mang Damian! Itong nanay Erma mo! Diyos ko naman! Ma'am Nika, anong nangyari sa inyo? Kaya pala, nabuksan mo ang lock ng busalayo ng mga magulang mo. Ipagpatawad mo kung hindi kita agad nakilala. Napakadumi mo, napakapayat mo at napakaitim mo. Ibang-iba sa dati mong itsura. Na paano ka ba, Ma'am Nika naman? Mahigit 5 taon kang nawawala. Wala man lamang kaming balita sa inyo. Ni hindi ko nga po alam kung nag-asawa na baga kayo. Ang pamilya po ninyo ay sikat sa bayang ito, maging sa ibang lugar, pero kahit isang balita tungkol sa inyo, walang lumabas. Ma'am! Ma'am Nika! Pero tulala lamang itong si Nika. Wala siyang salitang kayang sabihin. Hindi sila makilala agad nito. Maya-maya pa, pinakain itong muli, pinainom. Kinabukasan, dinala sa health center ng barangay. May kaunti mang pagbabago, subalit hindi ito ganung kalaki para mapansin mong merong improvement sa kanya. Ma'am, Ma'am Nika, lumaban lamang po kayo. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayo, ma'am. Mahirap man po kami, pero sa abot po ng aming makakaya, itutulungan po namin kayo. Hindi dahil sa dati namin kayong kliyente, pero naging magkaibigan po tayo kahit paano. Ang sabi ni Erma, Ma'am, Ma'am Nika, basta tandaan po ninyo, ako ito, si Tatay Damian. Handa po kaming tulungan kayo, sampun ng aking pamilya. Mabuting tao po kami, hindi po namin kayo sasaktan. Ma'am. Ang bulong naman nitong si Mang Damian. Ang tanong ng iba, bakit nga pa napakalaki ng concern ng mag-asawang ito sa dalagang si Nika? Ang sabi nga ng mga chismosa, walang saisay daw ang ginagawa ng mga ito. Unang-una, baka daw sira na ang bait ng dalaga. Pangalawa, masamang tao daw ito dahil ilang taon na iniwanan ang kanyang mga responsibilidad at ang mga bayarin sa mag-asawang Damian at Erma. Katulad nga ng palaging sinasabi ng mag-asawa, para sa kanila, hindi ito para sa pera. Ito ay dahil para sa kanila, magkaibigan na nga sila. Araw-araw, kinakausap ng mag-asawa itong si Ma'am Nika. Ni hindi nga sila sigurado kung sila ba ay naririnig nito. Kasabay kumain, kasabay maglakad-lakad sa umaga, kasabay matulog. Sa iisang bubong, magkakasama nga sila. Sabay nagdarasal na sana maging maayos na ang dalaga. Isang gabi, habang tulog ang mag-asawa, nagising sila sa malakas na sigaw nitong si Ma'am Nika nila. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayoko na dito! Palabasin niyo na po ako dito, utang na loob! Gutom na po ako. Masakit na po ang katawan ko, tita. Ayoko na. Palahaw ni Nika na para bang nananaginip ng hindi maganda. Ginawang lahat ng mag-asawang ito upang tumahimik at kumalma ang dalaga. At nang dahil sa kanilang mga narinig, tila ba nauunawaan na nga nila kung bakit ito nangyari sa kawawang si Nika. Maya-maya pa ay kumalma na nga ang dalaga at tumigil na nga sa pag-iyak. Pero hindi pa rin siya makatulog. Hindi naman malaman ni Damian ang kanyang damdamin. Pakaramdam niya, nagagalit siya dahil ganito ang kalagayan ngayon ni Ma'am Nika niya. Ako'y hanga rin sa mga iyan.
Mga hayop sila? Pamangkin nila ito. Ginawa nilang hayop. Kaya pala nabaliw si Ma'am. Ilang taon siyang ikinulong mga demonyo ngayon? Kung totoo man ang sinasabi ni Ma'am Nika, sumpain sila. Kakarmahin din niyang mga yan. Mga walang puso. Ang sabi ni Damian. Maya-maya pa ay pinakalma siya ng kanyang asawang si Erma. Una sa lahat, baka makasama ito sa kalusugan ni Damian. Pangalawa, wala silang patunay. Wala silang pruweba. Malay mo nga naman, binangungot lamang ang dalaga. Ilang araw pa ang lumipas, walang tigil sa pagkatrabaho ang mag-asawang Damian at Erma. Wala din silang tigil sa pag-aaruga sa kawawang dalaga. Isang umaga, nagulat na lamang sila dahil habang kumakain nga sila ng agahan, tinawag sila ni Nika. Mang Damian, Nay Erma, maraming salamat po. Walang nasabing kahit na ano ang mag-asawa. Nag-iyakan sila at walang katapusan ang kanilang dalangin at pasasalamat sa Panginoon. Gumaling na kahit pa paano itong si Nika. Agad silang nagtanong kung ano bang kailangan nito. Baka may gusto siyang makuha, makain? Gusto ba niya pumunta sa pulis upang magsumbong? Ano bang totoong nangyari? Ang buong katotohanan. Wag na po. Mang Damian, wala po akong laban sa kanila ngayon. Kailangan ko pong mag-isip mabuti. Kailangan ko ng ibang paraan kasi po, pilit nila akong pinapirma sa mga dokumentong hindi ko naman naiintindihan. Naebenta na po nila ang iba kong mga ari-arian at hindi ko po alam kung paano ko yun mababawi. Habang patuloy sa paggaling itong sinika, patuloy na rin inaasikaso ni Damian ang musileyo ng mga magulang nito. Habang nag-iisip itong sinika, bakit nga ba hindi siya humingi ng tulong sa iba pa niyang mga kamag-anak na maaaring makatulong sa kanya? At napaisip nga itong sinika, biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang ninong sa ibang bansa. Kaya nga lang, paano niya nga ba ito makakausap, makukontak? Wala nga siyang telepono. Wala namang pera ang mag-asawang Damian at Erma upang bumili ng panibago. Nagpasya na nga sila na magtungo sa isang malapit na computer shop. Hinanap sa Facebook ang kanyang ninong Bert, best friend ng kanyang ama. Subalit mismong itong si Nika, hindi maalala ang buong pangalan ng kanyang ninong. Asawa man ito, mga anak, o iba pang kamag-anak, walang pumapasok sa kanyang isipan. Ilang araw pa nga silang nagpabalik-balik sa computer shop na iyon hanggang sa maalala na nga niya ang pangalan nito, maging ang kanyang itsura. Sa awa nga ng Diyos ay nakontak niya ito. Sinubukan niya mag-send ng mensahe subalit hindi ito nababasa ng kanyang ninong. Sinubukan niyang tumawag pero hindi pa rin. Malapit na nga silang mawala ng pag-asa. Subalit kinabukasan, nakareceive ng mensahe itong si Nika mula sa kanyang ninong. Si Nika ka ba? Nika? Bakit parang nag-iba na ang itsura mo? Anong nangyari sa iyo? Agad nag-video call itong si Nika sa kanyang ninong. Ninong, ako po ito, si Nika. Si Jenica po. Ninong, munti ka na po kung masiraan ang bait. Pasensya na po pero kailangan ko po ang tulong ninyo. Tulungan niyo po ako, Ninong. Ang pagkasumamo ni Nika sa kanyang ninong. Mula nga noon, sinabi na nga niya ang lahat-lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Sa nag-iisang taong maaari niyang pagkatiwalaan, ang kanyang ninong Bert. At dahil mabuting tao naman, ang ninong Bert ni Nika, nangako ito na makakauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon upang tulungan ang dalaga. Nang dahil sa pangyayaring ito, lalong nabuhay ng loob si Nika at saktong tatlong araw, tumawag ang kanyang ninong. Nasa airport na daw ito at kasama ang kanyang asawa. Mahirap man, gumawa ng paraan si Nika, si Damian at Erma na masundo ang mga ito sa airport. Nang makita nga ni Nika ang kanyang ninong, agad niya itong niyakap ng napakahigpit. Hindi niya nga napigilang maiyak.
na. Shh! Tumahan ka na, bata. Andito na kami. Kumalma ka na. Ako nang bahala, ha? Shh! Tahan na. Sa pangyayaring iyon, naramdaman nga ni Nika, maging ni Damian at Erma, na magiging maayos na ang lahat. Sana. Napagpasyahan nga ni Nika ng kanang ninong at ninang na magtutungo sila sa Amerika upang doon tuluyang magpagaling. Malaki ang tsansang manalo sila sa mga kaso kung makakausap nga nila ang magagaling na abogado doon, mga Pilipino. Kinabukasan, agad silang nag-asikaso ng mga papeles at dokumento. Napakalaki ng pasasalamat ng pamilya ng ninong at ninang ni Nika kay Damian at Erma. Inabutan pa nga sila nito ng pera. Nasa 50 mil ito. Nagulat ang mag-asawa sa laki ng halaga. Nung simula, ayaw pa sarang tanggapin ng mag-asawa dahil ang ginawa daw nilang pagtulong kay Nika ay tanda lamang ng kanilang pagkakaibigan. Subalit si Nika, hindi pumayag na hindi nila tanggapin ang pera. Bago nga daw sila magtungo ng ibang bansa, nadaan muna sila sa musileyo ng kanyang mga magulang. At nangako naman itong ninong Bert na gagawa siya ng paraan upang makamit ni Nika ang tamang hustisya para sa kanya. At nagpaalaman na nga itong si Nika, si Erma at Damian. Ngayon pa lamang nakahinga ng maluwag si Erma at Damian. Unang-una, ligtas na si Ma'am Nika. Pangalawa, kasama na nga nito ang taong maaari niyang pagkatiwalaan. Pangatlo, meron silang perang magagamit upang ipaayos ang kanilang sariling tahanan, pambili ng pagkain at mga pangangailangan. Okay naman sana, pagkatapos ng ilang mga buwan, inaalagaan pa rin nila ang musileyo ng mga magulang ni Nika. Kumbaga, tuloy sa dating buhay ang mag-asawa. Dumaan pa nga ang ilang mga buwan, nagulat ang mag-asawa ni Damian. Paano ba naman may malaking bagaheng dumating galing ibang bansa at ito pala ay galing kay Nika? Napakalaking kahon noon. May mahaling sapatos nga sa loob. Mga branded, damit, mga dilata, tsokolate, sabon. Akalain mo ba pati alahas meron din? At ang mas nakakagulat, hindi pa tapos ang araw na iyon, muli may mga dineliver na malaking gamit. Galing ibang bansa ang mga ito. Lahat galing kay Nika. Appliances, computer para sa kanilang nag-iisang anak. Para sa pag-aaral nito at marami pang iba. May natanggap din silang pera mula kay Nika at iyon ay napakalaking tulong na para sa kanilang pamilya, lalong-lalo na para sa nag-iisang anak ni Damian. Ang mas nakakagulat pa ay nag-send ng mensahe, isang sulat kamay, itong si Nika para sa mag-asawa. Napakaraming pasasalamat ang kanyang ibinigay para sa mag-asawa. Napakalaki nga daw ng kanyang utang na loob sa mga ito. Pero ang mas hindi ka panipaniwala, hindi lamang daw iyon ang kanilang matatanggap. There's more. Maghintay lamang daw sila. Halos 3 taon pa nga ang lumipas, isang magandang dalaga ang nasa harapan ngayon ng kanilang maliit na tahanan. Sumisigaw na nga si Erma at si Tatay Damian sa pagkagulat. Nika? Ikaw ba yan, Nika? Abay, halos hindi na kita makilala. Halika nga rito. Ikaw na bata ka. Kamusta ka na ba? Ang laki ng pagbabago sa iyo. Halos hindi kita makilala sa ganda mo. Para kang artista. Nakakatuwa naman. Maligayang maligaya sa kanilang muling pagkikita ang mga ito. Si Nika, hanggang sa ngayon, iba na ang kanyang itsura pero ang kanyang pasasalamat sa mag-asawa ay tumataginting pa rin. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin pinapabayaan ng mag-asawa ang musileyo ng mga magulang ni Nika. Nakakatuwang isipin. At ikinagulat pa nga ni Damian at Erma. Biglang nag-abot ng dokumento itong si Nika sa kanila. Ito raw ang titulo ng kanyang property. Kanya raw itong ibinibigay na sa mag-asawa. Binasa ng mag-asawa ang dokumento at totoo nga ang sinasabi ni Nika sa mag-asawa na ang malaking property nito.
Agad tinawag ng mag-asawa ang kanilang nag-iisang anak at sumakay na nga sila sa kotse nitong si Mika. Maya-maya pa, matapos pang ilang minutong biyahe, narating na nga nila ang property'ng sinasabi ni Mika para sa kanila. Napakalaki ng bahay na iyon. Tamang-tama para sa pamilyang ito. Malinis, maayos, maluwag. Hindi lamang bahay, hindi lamang lupa, pati mga appliances sa loob, kanilang-kanila na din. Maraming salamat po sa lahat po ng ibinigay niyo pong tulong sa akin noon. Hanggang sa ngayon, hindi ko po yung malilimutan. Tay Damian, Nay Erma, sa inyo na po ang lahat ng ito. Magmula po ngayon, hindi na po kayo babalik sa sementeryong iyon para magtrabaho. Pero sana, hindi niyo pa rin pabayaan ang mausoleo ng aking mga magulang. Hindi naman po sa nangingialam po ko sa inyo, pero sana po ay magamit niyo po ng wasto ang perang ibinigay ko po sa inyo kahit magnegosyo po kayo. Lalo na po kayo, Nanay Erma. Magaling po kayo magluto. Magaling po kayo sa pera kwentahan, kaya alam ko pong magiging maganda ang takbo ng inyong negosyo. Ikaw din, June. Ang laki-laki mo na ngayon, ha? Magtapos ka ng pag-aaral mo, ha? Kahit anong kurso piliin mo, akong bahala sa'yo, ha? Dahil sa napakagandang pangyayari sa buhay ng mag-asawa ngayon, nakalimutan na nga nila. Kamusta na nga ba yung tiya nitong si Nika na gumawa ng kalokohan sa dalaga? Napag-alaman nga nila na nakakulong na pala ang kanyang tito at tita sa kasong attempted murder at marami pang iba. Lahat ng ito ay ikinaso ni Nika at ng kanyang ninong dito. Hindi man niya nabawi ang lahat-lahat ng kanyang pag-aari, at least sa pagkakataong ito, nakuha na niya ang tamang hustisya para sa kanya. At dahil nga napakarami pa niyang responsibilidad na naiwan sa Amerika, kailangan niya na magbalik muli doon. At nagpaalam na nga siya sa mag-asawa. At ngayon, nagsimula na ang panibagong buhay ng mag-anak na si Pultorero. Ngayon, bubuo ng panibagong alaala. Kasamang isa't isa, magtutulungan at patuloy na magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang kanilang natanggap. Nangakong hindi magbabago ang pakikitungo sa mga taong nakasama sa trabaho at sa buhay nila, mayaman man sila o mahirap. At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Subalit bago ang lahat, shoutout tayo muna. Na-miss ko talaga ang mga shoutout na ito. Nais kong batiin lahat kayong mga nakikinig sa akin, lalong-lalo na kay Amir Galado. Shoutout sa iyo, Carlita Nosirale, Benilda Malayo, at Christita Brater. Shoutout sa iyo, Glo Alosilio. Uy, kamusta ka na, Rosalinda Galera? Kay din po, Divina Gracia Malibiran. Kamusta na po mga araw ninyo? Hello, Juvi Boko. Shout out, Lucy Castillo. Shout out din sa iyo, Jayon Chul. Bakit nga ba laging may ha? 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 Ang galing mo, napansin mo. Shout out again sa iyo, Selly Laudensia. Uy, Robin Labaz. Napansin ko comment mo. Salamat. At sa lahat po sa inyong nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong suporta. At comment down below yung mga pangalan ninyo. Gusto ko kayong ma-shoutout lahat eh. Hanggat kaya ko. Kung hindi man ngayon, malay mo. Sa susunod na storya, hindi ba? Babalikan ko yan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at paalam po.